Guys, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano yung tamang pagbigay ng pagkain sa ating mga alagang pusa. So, nakikita nyo po dito, ayan, iba-iba pong brands. Kasi po, hindi po ako particular sa isang brand lang kung ano po yung available sa market. Yun po ang binibili ko. Dahil pagka nag-rely lang po tayo sa isang brand, unang-una po masasanay ang ating mga pusa. Then, pangalawa, papaano po pagka naubusan siya ng stocks. So, di ang magsasuffer po ngayon is yung ating alaga. Meron po tayo ditong weighing scale. Yan. Kasi may mga cat food po na ang basihan is yung per grams na ipipid. Depende po sa bigat or sa age ng pusa natin. Then, meron din po tayong itong ginagamit kong sukatan. Kasi yung iba pong cat food, ang nakasulat naman doon ay yung kung ilang cups siya. Depende po sa bigat ng pusa nyo or depende rin sa age. So ito pong gamit ko yung pansukat po to sa rice cooker. Yan, meron po siya rito. May mga units po yan, 1/4, 1/2, 3/4. Then yung puno nyan is 1 cup. Bali, eksakto pong 1 cup ito. So ito po, meron tayo ngayong Whiskies Tender and Crunchy Combo. Po, ayan. Ito po yung available na nabili ko sa market. Sapat po kasi po sa ngayon ang pinapakain ko. At lahat po sila ay considered kitten pa kasi yung isa turned 1 year pa lang last month. Yung isa po is 7 months. And yung isa po yung pinakamalit is around 5 or 6 months. So tulad po nito, titingnan po natin maigi yung label sa pakete. Makikita nyo naman po sa pakete niya, ayan, mababasa nyo ito. Halimbawa, dry food only. Tapos meron naman siyang dry food plus canned food. Kasi lahat po ng mga cat food, any brands, meron po silang kanya-kanyang recommended feeding amounts. Mga feeding instructions, feeding guidelines, gano'n po. So napaka-importante po na susundin po natin yan. Iba't ibang brands, tandaan po natin, iba't ibang brands, iba-iba din po ang kanilang feeding guidelines. Tulad po nitong brand na itong Friskies po is gawa din po yan ng Purina. So, ang basihan nyo is yung bigat ng pusa, hindi yung age. So, dahil yung mga pusa ko is nung tinimbang ko is around 5 something, 4. So, nagre-range po sila doon, 4 to 5 kilograms. So, ito is 5 to 9 pounds. Yan, pagka kinonvert natin siya, yung 9 pounds is about 4 kilograms, something ganon. Yung 5 naman is something 3.5 ganyan. So kinukuha ko lang po yung average in between. Then, ang recommended dry food niya po is 1/2 cup to 3/4. Ang sinusunod ko po rito ay yung pinaka minimum, yung 1/2 cup. Yan po ang sinusunod ko dahil mas nakakasiguro po kasi ako na nauubos nila yung pagkain. Kasi pag ang pusa po kasi masyadong maselan yan kapag sinobrahan natin ng bigay, usually may maiiwan po dyan, hindi na po nila kakainin yun. Ngayon kung gusto nyo namang i-mix sa wet canned food, ayan, meron po rin po silang mga recommended amount per serving. Actually, nakalagay po dito is for adult na yan. Kasi yun nga po sabi ko, naubusan po sila ng pang kitten. So ito po ang trinay ko, kaya ang ginagamit ko is yung pinaka minimum lang. So meron din po siyang recommended feeding, daily feeding amount per day. Ito pong 1/2 cup nito is per serving po yan. Recommended, actually nakalagay, recommended daily feeding amounts. Yung 1/2 cup po na yan, ibig sabihin is good for 1 day na yan. So ang gagawin nyo, hahatiin nyo pa uli yung, kasi usually po pagka lumalaki na yung pusa, 2 times a day na lang po natin yung pinapakain. Which is sa mga kitten ko, since kitten pa sila. So at least 3 times. Dahil nga may trabaho ako at sa umaga ko lang sila napapakain at sa hapon pagdating ko. So itong 1/2 po is sinahati ko yan. Okay lang po kahit madagdagan ng konti. So huwag po kayong lalampas ng 3/4. Kasi po maaaring ma-overfeed sila or hindi nila ubusin yung pagkain. So ito na po guys yung sinukat kong cat food mula dito. Napapansin nyo kalahati lang siya, 1/2. Ang gagawin ko po rito is hindi ko po ito ibibigay lahat. Ganyan po pagka nilagay po natin sa makikita nyo kung gaano lang siya kadami. Ayan. Yan lang po yung recommended amount na ibibigay nyo sa unang serving kung twice a day kayo nagpapakain. Huwag nyo po itong uubusin kasi pag inubos nyo to, maaaring ma-overfeed siya. Magkakaroon siya ng constipation at madalas
hindi niya po ito uubusin, masasayang lang. So ngayon naman po ay checkin natin naman yung mga brands na cat food na ang recommended nila is hindi siya per cup. Ang nakalagay is yung per grams, yung weight, kung gaano po siya kadami. Tulad po halimbawa nitong Micho. Yan. Sa likod po, nakalagay po dyan, yan 1.5 to 2.5 kg. 22 to 33 grams. Yan. Nakalagay din po dyan, daily feeding guide. Ibig sabihin na for the whole day na po yon. So dahil nga po ang pusa ko is dito po siya sa range na to. 2.5 to 4.5 kg. So ganun din po ang sinusunod ko is yung pinaka minimum amount, which is 33 grams. Kasi nakalagay dito is 33 to 54 grams. Okay lang po, masobrahan nyo lang konti yan kasi may range naman po siya eh. Basta wag lang siyang susobra sa 54 grams per day. Yan, nakalagay po per day. So ito, checkin na po natin. Lalagay natin dito kung gaano kadami ang 33 grams. Yan. Kung napansin nyo po, ito rin po yung ginamit kong cat food kanina kasi wala na po itong laman. Ubos na po ito. So, kunyari lang, ito yung Micho. Yan. So, good for one day po yan sa isang pusa. So, ang gagawin po uli natin is hahatiin natin yan. Kukunin natin itong kalahati. So guys, yun po kaninang nasukat natin is 34 grams. So hinati ko siya. Kaya ayun, lumalabas po na ayan, 16 grams kalahati. At ito yung kalahati. So ibig po sabihin, itong ibibigay nyo sa umaga or depende po sa kung anong oras nyo sa pinapakain. At ito yung second meal. Ayan. So ako po kasi is umaalis ng work before 5 so or before 6. So I see to it na napapakain ko sila ng around 5 or 5:30 a.m. Sa hapon naman darating ako ng alas 4. So pakakainin ko din sila ng 5 or 5:30 p.m. So 5 to 5 or 5:30 to 5:30. Ganun po ang regime ng aking pagpapakain. Isa nga po palang tips guys, hanggat maaari huwag po kayong bibili ng per kilo na nakikita natin sa mga palengke or sa mga pet shops. Kasi yung po is nai-expose po siya sa foreign materials, nai-expose siya sa mga daga, insekto. Lalo na sa gabi, hindi po natin alam kung paano po nila kinikip yung mga pet food na binibenta nila sa umaga. Unang-una po is, yun nga po, nagiging expose siya sa ganung mga bagay. Pangalawa, nawawala po yung yung freshness. Pangatlo, nawawala din yung kanyang flavor. So kaya po minsan nagtataka tayo bakit ayaw kainin ng pusa natin. Then isa pa po is usually nilalagay po nila yan sa plastic, which is ang nangyayari naman doon, yung lasa ng ng cat food, nahahalo po siya nung amoy ng plastic. At may epekto po ito sa lasa at sa amoy ng pagkain. Kaya madalas hindi rin po kakainin ng pusa natin at maaari pa silang magkasakit dahil po sa gano'n at sa gano'ng mga bagay na nagkakaroon po ng bakterya pag gano'ng exposed siya lagi. Minsan po kasi iniisip natin na makamura pero nalalagay naman po sa peligro yung health ng ating mga alaga. Tutulad po nito pagka nakapakete po siya, sigurado po tayong fresh. Kasi kung mapapasin po natin yung ilalim yun, para siyang laminated na film na madulas. Ito po yung para ma-maintain yung freshness at flavor ng cat food. Then sa pagtatabi naman, kailangan i-fold nyo po ito ng ganyan. Ayan. Then pwede nyo po siyang ipitin na clips or kahit po yung sipit sa damit, pwede po yon para hindi po siya sumino at ma-maintain po natin yung pagiging fresh ng pagkain. Isa pa pong kagandahan ng bumibili po tayo ng ganitong nasa pakete, alam natin na gaya po nga po ng tinakil natin ngayon,
nakikita po natin kung paano po yung tamang pagpapakain ng brand na nabili natin. Isa pa po palang importante kapag bumibili tayo ng nakapagete is nakikita natin yung manufacturing date at saka yung expiry date. Napaka-importante po niyan. Isa pa nga po palang factor na hindi natin alam pagka bumibili tayo ng per kilo is yung hindi tayo nakakasiguro kung bago pa yung nabibili natin. Kasi madalas po minsan para lagi siyang magmukhang bago, nire-refill po nila yung lalagyan. So nakamix na po dun yung luma at saka yung bago.